Hello mga katugon. So ngayon, babalik po ako sa Employee Health Clinic para malaman kung wala na tayong lagnat. So ngayon po, pagdesisyonan ni Doktora kung pwede na ako ilabas ito. Pero feeling ko, okay, makalabas na ako ngayon. What happened to me here? Makalabas na ako ngayon kasi wala na po akong lagnat. Okay? So update kita mamaya guys. Update ko kayo pa lang. See you. Hello mga katugon. So ngayon, na talaga ako. Lahat ng gamit ko, ito yung kasura ko. Lahat na fix ko na lahat ng gamit ko. So, pagkatapos ko lang tayo ng konti. So, naghintay lang ako ng driver. Kasi kanina, pagpunta ko sa hospital, nag-message ako na binigyan ako ni doktora ng clearance. Na okay na. Na okay na ako. Okay. Pasensya ha, dakit ko na. Iyan ako lang, hindi ko talaga sa mga. Kasi, may pangalan kasi yung hospital namin sa so, lang tayo sa ano nila na bawal ano yung hospital. So, na-ready ko nila. Magpunta pa sana ako sa taas kasi is-admit ko sana yan. Pero, tumawag na kasi yung driver na mag-ready na ako. Nasa hospital pa ako. So, sabi ko, kuya, nasa hospital pa ako at uuwi ako at mag-impake pa ako sa lahat ng mga gamit ko at magligpit pa ako ng mga basura ko dun. So sabi niya, oh sige-sige at maghintay maghanap ano daw siya, maghintay muna siya na pero hindi naman niya sinabi na mag-message ako sa kanya kasi yung ano number sa hospital naman yung gamit niya so hindi ako makapag-message doon. So sabi lang niya na tatawag lang daw siya. So nagmamadali ako sa kakaligpit lahat ng gamit ko. So lahat ng ligpit ko na. Paghintay na lang muna tayo sa driver. So balik normal na yung life ko. And thanks God na okay na rin ako. And sa lahat po ng mga tumutulong sa akin, sa mga nagbibigay ng pagkain, nagpapalakas loob sa akin. Maraming maraming salamat. At saka kay Lord na hindi niya ako pinabayaan. Thank you so much and I love you Lord. So mga katugon, nandito po tayo sa labas sa Junta Papa ng Driver. Ito po lahat ng mga gamit ko. Lalang pinalayas na po ako. Graduate na po tayo sa kurante natin. And mga katugon, pag-pray nga ako na sana hindi na ako magkasakit ulit. Kasi pangalawang beses ko na ito. At hindi talaga madali. Mahirap. Lalo na, katulad namin mga OFW, malayo kami sa family namin. So wala na akong ibang masasabi and thank you sa lahat ng nanonood sa akin. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo sa mga kwento kong boring. And sana hindi po kayo magsawa na. Sana hindi kayo magsawa na panoorin po yung mga susunod kong vlog. Thank you guys. And I love you all.